rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Quiapo dito sa Isay Star TV sa presinto. Na itanong naman ni Rigor kay Mando ang pagkawala ni Lena sa kanilang hanay na pinagtataka naman ni Rigor. Samantala, preparado naman ang mga kabulisan sa patlipat sa kuluan ng grupo Red Phoenix kung saan may nagdabadya naman sa kanilang panganib mula sa grupo naman ni Salazar habang sa kaligitnaan ng kanilang pagbiyahe. Dito, uminit na nga ang tensyon ng harangin na nga ng grupo ni Salazar ang mga kabulisan upang itumba nga sina Angkong at Roy. Nalapis naman ikinatapot ng Red Phoenix. Sa dami naman ang pinaulan ng pala ng grupo nila sa Salazar ay hindi na magawang makaganti na kapulisan. Dahilan upang magpasyangan ang lisanin na nila Roy at Angkol ang sasakyan at tumakbuhan sa iskinita papalayo. Nanapansin naman ang grupo ni Salazar ang kanilang pagtakas. Lagad naman ito sinundan. At sa tikaloyuan ay naglalakad naman ang grupo Dundo kasama si Ducio. At nakahanap nga naman bibiktima sa sasakyan. Maya-maya pa ay napadalaman sa kanilang harapan si Daroy at Angkol. Napatuloy ang paghapon ng mga bustong yumari sa dalawa. Dito, nakaisip naman si Ducio ng paraan upang pagkapitaan niya ang Red Phoenix na agad naman silang pumilos upang tuluan niya ito. At kung ito, nakipag-negosasyon naman sila Angkol at Roy kay Ducio. At nagkaroon naman sila ng kaasinduan na mabibigyan niya sila ng pera at trabaho. Kapalit nga nito ang pagkakaligtas sa kanilang buhay at nang tuluyan na nga magkasalubong ang dalawang panig ay wala naman nagawa ang grupo niya sa Lazar nang mapalibutan niya sila sa teritoryo ng grupo ng Tundo, mudyat upang tapusin niya sila ni Lucio.